Magandang umaga po sa lahat. Ngayong umaga po, magluluto po tayo ng gulay. Gulay ilocano. Tawag namin dito. Deningdeng. Ito po yung mga sangkap natin. Mga nakuha lang po namin dyan sa garden. Ito yung dahon ng sitaw. Tapos, yung palaya. Tapos, yung bataw. Pritong isda. Gagamit po tayo nito kasi ito yung available na nabibili dyan po sa Ayeng. Mayroon po dyan. Sa mga gusto pong magluto ng katulad ng niluluto ko ngayon. Tapos ito po yung sigarilyas, sitaw, saluyot. Ito yung sabi namin sa Ilocano is kuros. Sa iba naman ang tawag nila dito ay heavy. Tapos yung talong. Tapos ito yung bulaklak ng kalabasa. Ito po eh parang napitas lang po namin dyan lahat sa garden, sa backyard garden ko po. Kanina po, para mabilis po yung ano, kanina, inilagay ko na po yung isda dyan sa kumukulong tubig. So kapag nagugulay po ako, usually po, inilalagay ko muna yung isda para sa ganun mas maluto po ng maayos. Yan po. Kulong-kulo na siya. Tapos po ang ginagawa ko po hinahayaan ko lang muna siyang kumulo ng ganyan para sa ganun po yung lasa po ng isda ay ma-absorb na po doon sa sabaw. Kanina po, itong mga gulay ay hinugasan ko na. Uunahin po natin ihulog ito mamaya. Almost pwede na po. Lagay ko lang lahat dito. Ito yung pinagpretuhan kanina. Pwede pang ulitin yan. Pwede gamitin ang mantika ng 2 times. Kapag magprito ako ng tuyo mamaya doon sa baba kasi mag-aalas juice na dito, hindi pa kami kumakain. Namitas pa kasi kami ng gulay-gulay. Yan. Hahakutin natin, lagay natin doon para hindi ako mahirapan mamaya. Ngayon, kapag nagugulay po ako, tinitikman ko muna yung sabaw. Ayan. Kasi, ayan. Ayun, okay na siya. Dagdagan natin ng kunting-kunti lang na baguong. Kasi, hindi po ako gumagamit ng bechin. Kapag masarap na po yung lasa sa akin ng ano, hindi na ako gagamit ng magic at bechin. So, hindi natin itong mga to. Ayan. Pwede na ngayong ihulog yung ilagay na natin yung hibi. Para sa ganun. Ito, hibi. Ilagay na natin para lalasa dun sa sabaw. At ihulog na natin itong saluyot. Ang ginagawa ko po, 7 minutes lang siyang lulutuin ko para sa ganun. Medyo half-cook yung gulay. Pagkakainin mo siya, crunchy. At saka po, hindi po ako nagtatakip ng kaserola kapag nagluluto po ako ng gulay. Hindi ko po tinatakpan. Kasi gusto ko po, na kapag hindi po tinatakpan kasi, kung yung itsura ng gulay is green pa rin kapag kakainin mo. Yan, ihinulog ko na po yung saluyot. Ilalagay naman po natin yung sitaw at sigarilyas. Ang bango na po. Pwede na nating alisin ito para sa ganun, hindi madurog. Tapos mamayang isa-serve po natin, tsaka na lang natin ilalagay yung
Tsaka na lang natin ilalagay yung ipapaibabaw lang natin yung sabaw ay yung isda para sa ganun maganda ang presentation niya. Kasi nandito naman na po yung lasa nung isda sa sabaw. Yun lang naman ang ano natin dyan. Kaya mayroon tayong ano para may lasa. Mapapansin nyo, tama lang po yung sabaw. Hindi masyadong maraming sabaw. Kasi para mas malasa kasi ang gulay kapag tama lang yung sabaw. So, ang oras kanina ay ganyan. 9:59. So, mayroon pa tayong natitira na 9:59. Parang alas 10:10, tapos na tayo. Medyo overcooked na nun. Mas maganda kung minitsan natin. Lagyan na rin natin tong talong kasi medyo malaki yung hiwa ko. Para sa ganun eh. Sabay-sabay na silang maluto. Yan. Mabilis lang ang pagluluto ng ilocano dinengdeng. Hindi ko siya kinukuburan. Makikita nyo yung gulay, green na green pa rin siya. Yan, kasi kung tatakpan po natin yan, mag-iiba po yung kulay niyan. Nagiging brown po. Kaya ako, hindi talaga never na nagtakip ng ano. Never talaga ako nagtakip ng gulay ko. Yun yung ano sa akin. Kaya kapag, pag may mga handaan po dito, ang inaas nila sa akin, Auntie Ayeng, can you cook, please cook gulay? Yun ang request nila sa akin. Kahit yung mga kabataan, gusto nila yung gulay. So, ang binibili ko po, ang dinadala ko, eto ilagay na rin natin ito. Ito yung steam ng kalabasa na doon sa malapit sa bulaklak. Manamis-namis itong mga to kasi katipitas lang. Yung mga bata, kahit na yung mga batang born dito, maniwala po kayo kumakain sila ng gulay ko. Yan. Ulitin ko lang po. Hindi po tayo gumamit ng kahit na anong ano. Baguon lang po yung ginamit natin. At yung hibi at isda, yun lang po yung ingredients na yun, ano po. Kapag kulang po yung lasa ng ano, dagdagan nyo na lang ng bagoong, mas masarap po kaysa ano, kahit hindi na po kayo mag-bechin. Pero kung gusto nyo rin pong mag-bechin at mag-magic sarap, ayos lang naman po yun. So, ganyan na yung oras ngayon. Mausok kasi hindi ko na inon yung exhaust fan dahil maingay ko. Maingay na nga ako, maingay pa yung exhaust fan. Ayan po. So, it's almost 7 minutes na dito sa ano. Mga 3 minutes pa. Pwede na po ito, ready na ito. Hintayin lang natin na medyo lumambot yung talong. Lagay na natin. Ito po yung bataw na tanim ko pa last year. Ipinosin ko po. Sa mga susunod po nating video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-frozen ng dahon ng ampalaya, yung talong, kung marami po kayong bunga ng talong, at nandito kayo sa Canada, pwede po ninyong ihamin yun. Tapos, i-frozen nyo po. Kapag gusto nyo pong magluto ng torta, i-defrost nyo lang po siya at as is yung lasa po noon, nung bagong pitas. Ayan, tignan natin kasi nailagay na lahat yung gulay kung ano yung lasa niya. Napakasarap. Para akong nasa Pilipinas. Ang sarap po, promise. Ito po, talagang healthy siya. Kasi po, wala pong kahit na anong yung gulay natin. Pinitis lang natin dyan sa backyard natin. Tapos, wala pong mantika. Yung mantika lang po nito, yung pinagpituhan ng isda kanina. Yan. Kahit kainin po natin ganyan, hindi po tayo matatakot na mga high blood or kahit na ano kasi very fresh, talagang masustansya siya. Yan.
tignan natin yung talong kung malambot na. Kasi oh, yan yung oras na. So, umaano na ng 7 minutes. Medyo kulang pa, medyo matigas pa yung balat ng talong. So, ano natin, mga 2 minutes pa. 2 minutes po o 3 minutes. Ayan yung sitaw. Kikita nyo po, green pa rin po yung sitaw. Yan ang maganda kapag hindi mo tinatakpan ng gulay as is yung ano niya. Tapos yung sabaw niya, sabaw pa lang, panalo na. Ayan. Yun po ang kaanuhan, kaya po gusto ko itong magtatanim po. Kasi kapag gusto kong kumain, katulad nito, nakakain ko siya, tapos alam po walang pesticide, walang spray, napakasip po. So, totoo lang po, ilang taon na ako, wala akong maintenance ng kahit na ano. Pagsakit lang ng ulo, overfatigue, medyo mataba nga po ako. Ilagay na po natin ito. Tamang-tamang ano yan. Yan yung bulaklak ng kalabasa na napitas ko kanina. Kahit na napakarami tingnan, kapag naluto, kukunti na lang. Kasi gulay na siya. Mga hindi po kumakain ng gulay, try nyo pong kumain ng mga gulay-gulay na mga ganito po. Promise, parang ang nanay at tatay ko sa Pilipinas, matatanda na sila, pero awa ng Diyos, hindi po sila sakitin. Napakasustansya ng gulay po. Pagamat kung nandito ko nga sa ibang bansa, mas mahal ang gulay, pero worthy naman. Medyo yano natin. Tapos, yun, tamang-tama yung ano nyo. Kita nyo yung sabaw niya. Ihulog na natin itong masarap ng palaya. Ayan. Ang ginagawa ko, gaganon ko lang ang ampalaya. Yung iba, mapait maggulay ng ampalaya. Pero ako, hindi. Kasi ang teknik ng ampalaya, ganyan lang siya. Ganyan mo, magbilang ka ng ilang minuto. Wala nang ilang minuto, isang minuto. Tapos, hanguin na natin si ampalaya. Balik ka rin natin ng ano, para maluto yung kabilang side. Huwag po natin siyang ano, yan, ganyan lang po. Para maluto po yung kabilang side, parang nilaga lang ang labas niya. Para sa ganun, hindi siya mapait. Yan. Pupasok pa ba sila sa pasok? Ayun lang. Ayan. Pakikuha mo nga yung lalagyan dyan, Papa. Yung malaki. Ayan. Ayan, pwede na po ito. So, ngayon, alisin na natin itong ano. Kasi, kung hindi pa kayo kakain at iiwanan nyo yan dyan, mapait na po kapag kakain kayo. So, para hindi siya mapait, alisin na po natin. Ilagay natin sa plato. Yan, ganyan siya. Tapos, ipiplating na natin itong ginawa natin. So, napakabilis po. 15 minutes lang. Ready na po ang gulay. Lalagay po natin sa plating. Yan. Yan siya. Yan. Kita nyo po. Makikita nyo po yung itsura ng gulay. Green na green. As in green. Mai-enjoy mo siya. Parang mas napakasarap kainin kapag kikita mo na green yung gulay mo. Ayan. Ayan yung dahon ng kalabasa. Ilagay lang natin dyan sa side na yan. Ito yung dahon ng sitaw. Ilagay natin sa side na yan. Ayan. Kita nyo po ang sarap.
Promise po. Ayan. Tapos. Ayan. May mabisita po kasi kami. Yung kabats ng asawa ko. Galing sa ano. Nandito ngayon. Tuwing summer. Pinapasyalan din kami. So, masayang masaya naman kami na ano namin, nakapakain namin sila ng mga ganitong ano. Kasi dito po sa kapag andito ka sa Canada at makakakain ka po ng ganito, ay heaven na po yun. Kaligayahan na po para sa amin na makakain kami ng ganito, lalo't Ilocano pa po kami. Ayan, ibabaw lang natin yan dyan. Tapos ito, hindi natin yung masarap na sabaw. Tapos, kuha ko ng sandok na malalim para makuha ko yung sabaw. Kikita nyo po kung gaano po karami yung kaninang niluto natin. Pag naluto, ganito na lang karami. Parang ano po. Pa, can you help me? Can you pour this about? Ano po. Ready na ang masarap na gulay. Maraming salamat po sa nanood. Bye!